sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa tibay lala. Tanay na kunya, hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumika at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan na sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ng kamay ko na dumadalangin
sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang nagpagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Tumayo po ang lahat. Sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral. Siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagilingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat at pagbigyan ninyo, sapagat mahal niya ang ating bansa. Wika nila, ipinagtayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim na mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit at ang aking alipin, gawin mo ito, ito'y gagawin niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Bakit kaya sinabi ho ni Jesus na ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalaking pananalig? Anong meron sa kapitan ng mga Romano na niyasabi ni Jesus ang ganitong klaseng affirmation sa pananampalataya ng isang Romano? Lumapit siya kay Jesus na hindi nagmamataas. Ang una niyang sinabi kay Jesus na nakita niya, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumuloy ka sa tahanan ko." Kinikilala niya yung unworthiness niya. Kaya ang sabi, sabihin niyo lamang at gagaling na siya. "Hindi ako karapat-dapat na tumuloy ka sa bahay ko. I find myself unworthy." Kaya si Jesus ay namangha sa pagpapakumbaba ng isang taong may kapangyarihan. Sabi niya, "May kapangyarihan po ako. Sabihin ko sa alagad ko, gawin mo ito, gagawin nila. Sabi ko sa kanya, gawin mo ito, gagawin niya. I have power." Pero alam niya that in the face of Jesus, he is unworthy. Hindi karapat-dapat. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa ating pagdinilay sa araw na ito, na lumalapit tayo sa Panginoon na kinikilala natin na hindi din tayo karapat-dapat. We are unworthy, pero bagamat hindi tayo karapat-dapat, patuloy tayong binibiyayaan at ginagabayan ng Diyos. Kaya ang taong kinikilala na hindi siya karapat-dapat, pero patuloy na tumatanggap ng biyaya, marunong magpasalamat. Marunong maging grateful sa kung anong meron siya. Hindi tao na feeling entitled. Minsan, di ba, sa atin, iniisip natin, deserve ko to, gusto ko to. Pero, kahit sa harapan ng Diyos, yun din yung iniisip natin. "Lord, deserve ko to, bigay mo sa akin to." Pag hindi binigay ng Diyos, nagagalit tayo. Hindi ba? Minsan kahit paglapit natin sa Poong Hesus Nazareno, nagsisink in din sa atin yung entitlement natin. "Lord, oh, ito nagawa ko. Ito napagawa ko, Lord. Nagpagawa ko ng chapel sa probinsya namin. Sagutin mo, panalangin ko, Lord." Hindi. Nagiging entitled tayo kahit sa ating panalangin. Ganda ng aral sa atin, ng ebanghelyo natin. That when tayo lumalapit kay Jesus, kinikilala natin ang unworthiness natin. Hindi ako karapat-dapat, pero higit ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, may kanya-kanya tayong kahinaan at pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-agos ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tumitingin tayo kay Jesus nang may pagpapasalamat dahil ang biyayang natanggap natin sa Kanya, kusang bigay, kusang ipinagkaloob dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya sana matutunan din natin mula sa ebanghelyo natin at sa larawan ng isang kapitang Romano na lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Kinikilala ang ating unworthiness at nagpapasalamat sa lahat pa din ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung gagawin natin iyon, lalago tayo sa ating pananampalataya dahil kinikilala natin na ang biyaya na meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating itugon, Panginoon, basbasan mo kami ng mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Iyong mga namumuno sa ating buhay, sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayon na nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdaga mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Ang kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos, siya'y
apostol at kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lukod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa pangalit, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ng umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ho ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. No, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,